Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnubay ng may utak, kailangan. Kasi diba kahit ilang linggo na ang nakalilipas nung bastusin niyo si Sarah Jeronimo at yung award na natanggap niya, oh, bastos pa rin naman kayo ngayon. Naging kultura na natin ang maging mga bastos. Let's talk about Sarah Jeronimo and politics. Ang binoto ko, si Lenny Robredo at Kiko Pangilinan. Election Council pa ako ng Liberal Party. Respect begets respect. If I want people to respect my vote, I should respect their votes too. O, nirespeto ni Sarah Jeronimo ang choice ninyo, ang desisyon ninyo. Kulto ng Ignacia. Ganyan tayo kay Sarah Jeronimo. O, hindi naman niya kayo binastos. Ngayon, babastusin niyo siya. Nirespeto niya kayo. Ngayon, ayaw niyo siya respetohin. Lahat kasi pinupolitika natin, di ba? Tapos, haluan niyo pa ng toxic network worship. Because politics is addition. No? Unless we can elect senators on our own, di ba? We should be nice to people who can help us gather votes. She is being honored because her music affected so many lives in the Philippines. Diba? Feel good ang story niya. Feel good ang music niya. Ang daming napasayang mga Pilipino. Focus on the positive effects of her music. Yung work niya. Body of work. Center on that. Huwag niyo na isipin sino asawa niya at sinong politiko ang sinusuporta. Welcome to another episode of Tara Kape, ang vlog na huling-huli sa chismis, pero una sa integridad. Ang vlog na kung saan ang mga artista ay tinatratong tao at nire-respeto natin. Huli man tayo sa chismis, una naman tayo sa kultura at kaugalian. Kasi diba kahit ilang linggo na ang nakalilipas nung bastusin niyo si Sarah Jeronimo at yung award na natanggap niya, oh, bastos pa rin naman kayo ngayon. Naging kultura na natin ang maging mga bastos sa kapwa kasi napakadali na sa age of social media. So, kahit isang taon pa ang makalipas, oh, bastos pa rin naman kayo. So, hindi tayo outdated. Oh, kailangan pa rin kayong i-call out at itama. Oh, hindi nga kasi tayo sa chismis. Kasi luma na yung chismis na Sarah Jeronimo at Billboard Global Force Award, di ba? Pero yung, yung kabastosan nyo, oh, never out of fashion. Di ba? I missed you, my friends, aking mga tagapanood. Oh, I guess you know by now, I enjoy talking to smart people. We may be a small group, but we are a thinking group, a smart group, and I couldn't ask for more. Oh, kahit lima lang tayo, oh, basta may sense tayong lima, di ba? Kesa 100,000 tayo, eh, puro tayo mga chismoso. Diba? We just came back from a very enriching vacation in Arizona. Oh, dami naming pinuntahan. Lots of driving. Masarap naman mag-drive sa US. Magaganda yung mga kalye. We visited Sedona, Antelope Canyon, the Grand Canyon, and yung Horseshoe Bend na tinatawag. And for a Buddhist like me, importante, no? Ang tinatawag na grounding and centering. And let me explore grounding and centering very quickly. I feel this is important because as human beings, o tao tayo, no, we are not okay every day, no? It's okay not to be okay, sabi nga ng isang Korean Netflix series. But do something, no? Para maging okay ka na ulit. Do some grounding and centering. Very effective. So you can become okay again. Grounding is simply remembering our roots.
Not just our human ancestors, na go farther than your ancestry, no? Farther ng ang lahi namin ay matitrace back kay Raja Soliman. Further than that, in fact, further than yung pinakauna nating kanununuan na galing tayo sa mga unggoy. Go as far back to the beginning of time where there was nothing but the four elements. Ha? Earth, water, alam nyo na to, fire, and air. Kakapanood nyo ng Last Airbender. Akala nyo puro special effects lang ang The Last Airbender? No. That Netflix series is a reminder that we are made of the four elements. Earth, water, fire, air. You have... As a human being, you have solidity, di ba? You have fluidity, temperature, and mobility. And before I continue my lecture on wellness na maaaring makatulong sa inyo when you're down, if you're not interested, let me remind you, meron tayong timer, ha? Nandyan sa screen ninyo. So if you want to skip this topic, you know how many more minutes, no, ang natitira sa akin before I move on to the next topic. And of course, may agenda tayo, ha? Makikita nyo kung ano yung sequence ng ating discussion. I just feel the need to bring this out there, to share it with you, because this is good news. Kasi hindi naman tayo palaging okay. Meron mga time na we are down, we are depressed, tayo may emotion tayo, at huwag naman sana, no? Pero sometimes we feel hopeless, no? We question, no? Ano ba itong buhay na to? So sana makatulong itong discussion na ito sa mga naghahanap ng liwanag kung kayo ay nasa gitna ng dilim. Kapag may problemang kinakaharap, yun bang parang ambigat at hindi nyo na kaya, yung parang may nakadaga na mabigat na bato sa inyong dibdib, o kaya parang may malaking bundok ang nakaharang, no, sa inyong daraanan, always remember your roots. Know who you are, no? You are solid like earth. You are fluid like water. You are hot like fire. Oh, figuratively as well, di ba? Sexy. Maganda tayo. Hot. And you are mobile like air. Oh, that is what you are made of. So, ang question, anong problema ang hindi mo kaya? Di ba? Solid ka. No, you can move around. Gamitin nyo lang ang inyong earth bending powers, no? Or your air bending powers, no? Kaya nyo durugin ang problema. Kaya nyo hipan. Kaya nyo lunurin ang problema. Minsan, you look at the mirror and all you see is a weak human being, di ba? A bag of bones, sabi nga nila. When you are cut, you bleed. Nasasaktan ka. No? When you get hit, you get bruises. No? Mahina ako. Tao lang ako, nagawa sa laman at buto. No, you're not. You are more than flesh and blood. You are earth, water, fire, and air. So, si Attorney, kwentong airbender na, nawawala na ng bait. Yung mga haters natin. Kung ano-ano na lang din i-discuss. Lawyer po kayo? Stick to immigration na lang po. Alam nyo, minsan, baka sabihin nyo, nagpapauso lang ako. Kinausap ko ang aking abes. Yung head nung temple namin, nung Buddhist temple, abes, babae. Pag lalaki, abot, di ba? Pag yung head ng temple o monastery. Sabi ko, Venerable Jui, how do I stop worrying? Yan ang main ano natin, kalaban natin, di ba? We worry too much. So nagkwento siya. Sabi niya, if there, Taiwanese, so Chinese. Sabi niya, Dennis, if there is strong wind, malakas na hangin, is the mountain bothered? No. If there is a storm, malakas na bagyo, signal number 4, sabihin natin, is the mountain bothered? No. Does the mountain move to let the strong wind pass? No. Pinapalagpas ba, nag-move aside ba siya para hindi siya tamaan ng bagyo? No.
Sabi niya, no. Why? Because yung mga pangyayaring yon, it doesn't concern the mountain. It is not concerned about the wind or the storm. Mm. What doesn't concern you should not affect you. Tama. Most of the things happening around you don't concern you. So sabi niya, you should be like the mountain. Unconcerned, unbothered. And I think sa Philippines, ang term dyan is unkabogabol. And finally, she said, don't forget, like the mountain, you are made of earth. Tama naman, di ba? Yung mga haters ko, kung nanonood kayo ngayon, magagamit nyo ito. Affected na affected kayo sa gross earning ng Lisa Frankenstein. Ay, nalugi, nalugi! As a Buddhist, I want to ask you, no? I want to examine yung concern ninyo, yung pagiging bothered ninyo. First question, may investment ka ba sa focus features sa pelikulang ito? Wala. Kung nalugi yung pelikula, nalugi ka ba? Hindi, di ba? Kung kumita ang pelikula ng milyon-milyon, kumita ka rin ba? Hindi. O bakit affected ka, di ba? Be like the mountain, unbothered. Centering, grounding yan. Centering very quickly, on the other hand, is remaining aware of our being. Sino ba tayo? Bring everything to focus. Oh, yan ang centering. Sa panahon ng social media, madalas nawawala tayo sa center. Napupunta tayo sa kaliwa, o sa kanan, sa taas, o sa baba. Oh, sa kakabasa natin ng post ng mga haters, nagiging hater na din tayo. Sa kakabasa natin ng chismis, akala natin harmless, nagiging chismoso na rin tayo. We are affected by these things. Things that actually do not and should not concern us. Kaya you need to center. How do you do that? Go see a mountain or an ocean. Pumunta kayo sa dagat. O kaya, fly. Mag-book kayo ng flight. And pick a window seat. No? Kahit na may balisaw-saw kayo at kailangan nyo every 5 minutes lalabas kayo. Pupunta sa banyo. Bubusitin nyo yung dalawang katabi nyo. No? Take the window seat. Tingnan nyo yung view. 35,000 feet above. No? You'll realize ang laki ng mundo. At sa laki ng mundo. At sa laki ng universe. Yung mga haters na kinaiinisan nyo, mga kulangot lang sila. They are insignificant. Insignificant in the natural order of things. Feeling importante lang yung mga yan. Feeling mahalaga yung hateful comments nila. But kulangot lang sila. Sa kalawakan, sa universe. Kaya nga ako'y may pagkukulang and I would like to apologize sa mga viewers natin na nagiiwan ng magagandang comments kasi I don't read comments po. Because I don't want to be bothered by haters. Unconcerned, unbothered like the mountain. Diba? Haters would say, diba? Nasa social media ka eh. Pinablish mo yung opinion mo eh. Entitled kami mag-comment, no? Kahit babuhin ka namin. Kahit murahin ka namin. Otherwise, keep your opinion to yourself. Yes, sige, I agree to you, with you, up to that point. But, you are not entitled to my attention and my reaction. Hindi ba? Ganyan yung mga artistang may dignidad eh. Julia Barreto, Liza Soberano, Bea Alonso, ngayon Sarah Geronimo, di ba? Okay, I'm a public figure. Sige, I'll agree as much as I'm a public figure. Sige, mura-murahin ninyo ako, lait-laitin niyo ako. Pero, hindi ko kayo papansinin, di ba? Dahil mga kulangot lang kayo. Entitled ka mag-comment kahit gaano ka sa laula. Sige, yes, I'll give that to you. Pero hindi ka entitled. Nabasahin ko pa yung hate comment mo. At papasukin ko sa aking puso. Sa aking bahay.
But always know, oh, sabihin nyo, ay, hindi na ako magko-comment ng magaganda, hindi nyo naman pala binabasa. Yung mga well-intentioned viewers natin, always know na I always pray for you. I light incense. As a Buddhist, I go to the temple, yung incense, incenso, no? I light it. I light palagi para sa mga artista, sa ating mga viewers, followers, pati rin sa mga artista, no? That you will be always be compassionate and peaceful. No, yan ang wish ko palagi every time I go to the temple para sa mga artista na binabash, inaaway, at para sa mga fan nila na naaapektuhan ng mga haters at fake news. 10,000 haters is nothing compared to the power of the ocean. No, napakalaki ng dagat. Or the might of a mountain. Napakalaki ng bundok. And always remember, you have the same DNA as the mountain and the ocean, because you are made of earth and you're also made of water. Always meditate on the four elements. Touch a mountain, yun yung ginawa ko sa Sedona. O kaya maglakad ng nakapaa sa karagatan. Huwag puro pictures. Huwag puro Instagram. There is time for picture taking and there should be time for meditation. 50-50 should be good. Yung 50% picture-picture ka, 50% enjoy, no, without the phone. That's what I do. So much to discuss. Ang daming nangyayari sa social media, no? Lagi kang may kultura, mayroong kang kaugalian na mapipick at madi-discuss. But before I left for vacation, kung pinanood niyo ang ating last episode, oh, sabi ko we'll talk about Sarah Geronimo. Oh. Yung mga Liza fans diyan, sabi nila, i-off ko na ito. Wala naman palang Liza Soberano topic ngayon. Wag muna po, wag. Bibiro lang ako. Liza fandom is one of the smartest fan groups in the Philippines. Agree kayo? Agree. They can see through fake people, di ba? And that is an important skill. Parang may X-ray vision ang mga Liza Soberano fan eh. That is a very important skill when navigating the world of social media. They can sense fake people. They can sense fake concerns. No? Therefore, they are not susceptible to mind conditioning. I'm not feeling well, so may mga pauses, di ba? Like, ang daming nauto ng utang na loob at being grateful narrative, di ba? They tried to box Liza Soberano inside utang na loob and inside ingrata, di ba? Pero Liza fans, just like Superman with the X-ray vision, they saw through it. Kita nila yung advice at hindi talaga sincere. Oh, kasi kita nila ang nakapaloob sa advice ay panunumbat. Pagbibilang ng mga naitulong kay Liza. Diba? Kasi in the first place, kita nila agad, bakit ka magbibigay ng advice in public kung mahal mo yung tao? No? Like ako, when my kids misbehave in public, they did something wrong. No? I don't shame them para makapogi points sa ibang parents na nakapaligid. Pero alam nila, they did something. At pag uwi namin, behind closed doors, they will hear from me. Makakarinig sila sa akin. O sa amin lang. Dahil mahal ko sila, hindi ko sila papahiyain para lang meron akong points. Pero yung mga bobo, di ba, mga chismoso, ang bilis na niwala, di ba, nung sabi nila, nung pag yung umpisa pa lang, no, pag naglabas ako ng episode, di ba, sasabihin nila, si Ogie, mabait talaga, mahal niya talaga si Liza Soberano, concerned siya talaga kay Liza, mahal na mahal niya yung tao, parang anak niya talaga.
Pero yung mga Liza fans, di ba, huli agad nila yung modus nila Ogie doon sa showbiz update. Oh, para kunwari hindi galing kay Ogie yung paninira, hindi direkta. Oh, yung isa sa mga baklang aso niya ang magbibitaw. Kadalasan yung nasa likod niya, di ba? Magbibitaw ng linya na nanlalait, ng aapi, naninira. Ay, bakit si James Reed? Ay, bakit si James Reed? Ay, bakit si James Reed? Tapos kunwari sasawayin niya. Tumigil ka na dyan, Jengs. Ako na naman ang makokot. Anong sabi ni Jengs? Makakongratulate kayo, hindi naman bida. Makakongratulate kayo, hindi naman bida. Diba? Hindi sasabihin ni Ogie Diaz na sa akin bida siya, ngayon mag-extra-extra lang siya. Oh. Si Jex yung papatirahin niya. May mga tirador siya. Tapos gagatuhan nila ng komento ng netizens kuno. Oh. But Liza fans, they say, this is his show. Oh. Siya lang naman ang pinunong chismoso dyan, di ba? Yung lahat, chuwari-wari-wap niya. That is your show. Meaning, may control ka sa content. May control ka sa script. Diba? Nakaharap kayo, may binabasa kayo. Oh, he can edit bago niya i-publish. But, he wouldn't. He would just let Liza be ridiculed, mocked, and insulted doon sa vlog niya. Oh, tapos, further insults sa mga comments ng mga taong nauuto nila. Hurt ako bilang former manager na nakakabasa ako ng ano nang ginagawa ni Liza sa sarili niya. Bakit nag-iiba na siya ng direksyon? Bakit nung nandun pa siya sa ABS-CBN o kay OGDSA, maganda naman, maayos naman ang palakad sa kanya. Bakit nagiging fan na lang ng K-pop si Liza? Kitang-kita ng mga matatalinong Liza fans ang modus. Oh, kaya I love itong group na nila, yung Liza Soberano fandom. Huwag! Fake news peddler na duwag pa. Diba? Si Mr. Ogie daw. Oh, walang balls. That's one thing Christy has that Ogie does not. No, sabi na between Ogie and Christy, who's worse? Si Christy, di ba? Pero may katangian si Christy na maganda, no? Nawala si Ogie daw. Ano 'yon? Si Christy may itlog. May balls. Siya mismo tumitira, no? Harapan. Siya mismo ang magsasabi na Soberano. Oops! Ho! Si Ho. Na wala na sa market. Ayun na. Hindi, yung maganda ka lang. Pero wala kang utang na loob. Napaka-ingrata mo. Wala kang utang na loob. Kaya kita mo, kaliwat ka na nandimanda sa kanya. Pero si Ogie daw, di ba? Sasaksakin ka sa likod. Patraidor. Oh. Hindi niya sasabihin na wala kang utang na loob. Magbabasa siya ng comment ng iba para kunwari hindi sa kanya galing. May pagsasalitain siya. Imbis na siya. Oh. Patraidor. So gets ko eh. So gets ko kung bakit pinandidirian siya ng mga artista. Diba? Tulad ni Bea, Julia, Liza, ay si Kim Chu. Diba? Recently sa episode niya, narinig ko yung misis ko nanonood. Naghihimutok ang pambansang fake news peddler na hindi inimbita sa presko ng What's Wrong with Secretary Kim. Tsaka yung beanie ba yun? Parang nilaunch ba yung beanie? Paano? Fake news peddler ka? Sinisira mo mga artista sa fake news mo para kumita ka. bakit ka nila iimbitahin? Bibigyan ka lang nila ng content. Okay. So much for that. Let's talk about Sara Geronimo and politics. Oh, yung mga nag-iintay ng topic ni Sara Geronimo, nakatulog. Sara Geronimo na. Di-discuss na po natin. Napahaba ang ating pasakalya.
gising na, mga Sara Jeronimo fans. Alam niyo, ako po, ang binoto ko, si Lenny Robredo at Kiko Pangilinan. Yun ang aking paniniwala nung 2022, na sila ang pinakamainam para sa bayan kumpara sa ibang kandidato. Election Council pa ako ng Liberal Party. My appointment letter was signed by President namin, President Kiko Pangilinan. It was sent to me by email, and then I called Philippine Consulate sa Houston, and then I sent them a copy so they would recognize me as an official, the official representative lawyer, no, election lawyer of the Liberal Party. Bit-bit ko ang buong pamilya ko. We drove to Houston. That's around 165 miles driving one way. Ganun kalayo. Manila to Baguio. Mga 160 miles ang Manila to Baguio, according to Google. So, parang nagpunta ako from Manila, nagpunta ako ng Baguio to be a poll watcher, to be an election council for the Liberal Party. Ayun, yun ang contribution ko. Pero, alam ko, hindi lahat ng Filipino gusto si Lenny at Kiko. I am not expecting everybody to like them and vote for them. And I am okay with that. However, my expectation ako. Ang expectation ko, I expect people to respect my choice. Pero, respect begets respect. If I want people to respect my vote, I should respect their votes too. Tama! And ako, sa social media, I never attacked anyone on their wall. Kahit gaano ka-fake, ang fake news nila, I don't. Sa akin, ang polisiya ko, bago ko mag-comment sa wall ng ibang tao, if I don't have anything good to say, I won't comment. No? I always stay within my wall. O, kahit nung 2016, yan yung pinakamadugo, diba? DDS versus Marrojas. I posted a lot, no, of my opinions, criticizing Digong, but never attack anyone on their wall. Hindi ako dumadayo. I stay in my world. No. Yung mga rabid DDS na mga Facebook friends, oh, they attack my wall. Pag meron akong criticism about Digong, talagang nakukuyugin ako niyan. Kala, feel mo talaga organized eh. No. Pero ako, never. Kasi ang position ko, ang wall mo sa Facebook, oh, parang kubeta mo yan. Meron tayong tigitigisang kubeta. Kung gusto mo magkalat ng ebak, oh, doon ka sa kubeta mo. Huwag ka magkalat sa kubeta ko. Oh, dahil sa akin ito. At iba yung audience ko sa audience mo. Si Sara Jeronimo, oh, ito ang tanong ko sa inyo. Inatake ba kayo sa wall ninyo noong eleksyon? Binanatan niya ba kayo sa choice nyo noong eleksyon? Kapag nag-post ba kayo about your candidate, sabihin na natin Lenny Kiko, umiepal ba siya sa wall ninyo? Or she stayed in her lane? Oh, dito kayo. Ito yung lane nyo. Ito yung lane niya. She stayed here. Hindi niya kayo ino-overtaken. Kapag nag-post ba kayo ng, sabihin nyo, post nyo, Lenny Kiko, karapat dapat. Oh, may comment ba si Sara? Nagko-comment ba siya na Lenny Lugaw? Lenny Lutang, kagaya ng mga DDS, ng mga BBM supporters. O, nirespeto ni Sara Jeronimo ang choice ninyo, ang desisyon ninyo. Siniraan ba ni Sara Jeronimo ang sino mang kandidato na hindi niya iboboto? Nakipag-away ba siya sa social media? Nung nanalo yung kandidato niya, oh, nagpayaman ba siya sa kaba ng bayan? Nagnakaw ba siya? Inappoint ba siya sa pwesto? Sekretary na ba siya ngayon? Education, agriculture, o kaya commissioner na ba siya ng PAGCOR? Yung mga haters nakakamping, iko-call out ko kayo na network worshippers. Kakamping yan, tapos hater sila, tapos network worshipper sila.
kulto ng Ignacia. Madami yan. Public service ko para sa mga kasama kong kakamping. We don't stand on moral high ground anymore. Siguro nung election, yes. Pula and kakamping, no? Lumabas na yung totoo. We are two sides of the same coin. No! Diba? Pareho lang pala. No? Yung mga voters ni BBM, no? Naniniwala sa fake news. Naniniwala sa sabi-sabi. Naniniwala sa daw. Oh. Magaling daw talaga si Marcos. Tapi pa yan. May Italiano gold daw talaga si Marcos. Maganda daw buhay noong Marcialo. Oh. Naniniwala sa daw. Oh. Bumoto dahil sa daw. Oh. Ngayon, reality bites. Yung iba nagigising. Wala naman palang Italiano gold. Oh. Anong pagkakaiba ng mga kakamping na naniniwala sa mga pinagsasasabi ni Ogie daw? Diba? Hiwalay na daw. Uy, hiwalay na. Magkaaway daw. Uy, magkaaway daw. Sila na daw. Uy, sila na. At hindi lang kayo naniniwala, hindi ba? Kinakalat nyo pa, dinadagdagan nyo pa, pinagtatanggol nyo pa. E di pare-pareho lang lahat tayo sa Pilipinas, tayo mga Pilipino. Lahat tayo naniniwala sa daw, naniniwala sa fake news. Tama! We can't be riding our high horses all the time. Looking down on people and judging them just because they voted for the other candidate and not ours. Tama? Diba? We cannot claim moral superiority over Sarah G just because she didn't vote the candidates that we voted. Ano ko? My daughter, she just turned 18 noong February. March yung first election niya. It was a primary, yung tinatawag na Super Tuesday. Yung Republican Party tsaka yung Democrat Party, yung mga members nila, bumoboto ng kandidato para tatakbo sa November for president, vice president, no, senators, kung ano man ang kailangan iboto ng state. First time niya bumoto sa primary. Oh, nag-register siya as Republican. Eh ako, Democrat, no, since time pa nila Clinton. She registered as a Republican at ang binoto niya na kandidato para sa president this November, Donald Trump. Aww. But I'm fine with it. I respect. Does it mean I am smarter than her? No, because she is smarter than me. Am I more morally upright than her? Hindi, di ba? May sinabi ba ako sa kanya? Wala. Kasi alam ko, may mga issues siya na sa kanyang sariling pagdinilay-nilay, oh, yung Republican Party ang makakaresolba. And I respect that. So dapat ganyan tayo sa kapwa natin. Ganyan tayo kay Sarah Geronimo. Oh, hindi naman niya kayo binastos. Ngayon, babastosin niyo siya. Nirespeto niya kayo. Ngayon, ayaw niyo siya respetohin. So let's go doon sa award Sarah Geronimo received. No? Kasi naglabasan yung mga haters ni Sarah Geronimo nung ginawaran siya ng Billboard Philippines ng Global Force Award. So you have to ask. My question, it begs the question. Ano ba ang Billboard? At ano ba ang Billboard Global Force Award? The Billboard is in the business of, anong trabaho ng Billboard? Taga-tabulate, no? Tabulating the relative weekly popularity of songs and albums in the United States and elsewhere, sa iba't ibang bansa. Tagagawa sila ng charts, di ba? Siguro narinig nyo na yung Billboard Hot 100. Nirarank nila yung mga music according to popularity. Ano bang number one ngayon? According to Billboard, napakaraming nakikinig ngayon ng Texas Hold'em ni Beyoncé. Lalagay nila number one.
At itong Billboard USA, meron silang mga outlets sa iba't ibang bansa. Namely, hindi naman karamihan, Argentina, Brazil, China, Georgia, Italy, and Philippines. At bawat isang outlet, pinapili ng local artist nila para maging Global Force Awardee. Yung pangalan na yun, ipinasa nila sa Billboard USA. At pinarangalan. Ngayon, ito importante, ano ang qualification para maging Global Force Awardee? Yung Billboard ang pagsalitain natin. Sabi mismo ng Billboard website, "These visionaries are singers, songwriters, instrumentalists, and producers making groundbreaking contributions to the music industry." Contributions to the music industry. Para sa hindi makaintindi, contribution saan? Ulitin natin. Let's keep hammering it. Masakit yung arm ko. May schedule na ako sa ano, sa sports medicine na doktor. Hindi ko magawa. Contribution saan? Sa music industry. Contribution saan? Sa music industry. Sinabi bang contribution to the society? Sinabi bang contribution in politics? In the administration of justice? Sinabi bang contribution in fighting corruption? Malinaw, di ba? Malinaw, di ba? Malinaw na malinaw. Contributions to the music industry. To be clear, music award ito. Hindi ito religious, social, or political. Binasa ko yung bio ng ibang Global Force nominees sa ibang bansa, from other countries. Wala akong nabasa na anuman tungkol sa kanilang political stance. No? Sinong politika nila, politiko ang sinusuportahan nila, anong mga causes ang pinaglalaban nila, wala. Kasi nga, contribution to the music industry. Example, Brazil, Luisa Sonza, yung Global Force Awardee ng Brazil. Anong sinabi dyan? Only Brazilian being honored at this year's Women in Music. May mga chart-topping music. Nakipag-collaborate kay Demi Lovato, Marshmello, and Katy Perry. Hindi naman sinabi kung supporter siya o hindi ng former Brazil President Bolsonaro, di ba? Na hinatulan ng guilty for abusing his powers. Wala! Pro or anti-Bolsonaro ka ba? That's not an issue. Music ang pinag-uusapan. In short, sa Pilipinas lang, pinolitika ang Billboard. Lahat kasi pinupolitika natin, di ba? Tapos, haluan nyo pa ng toxic network worship. Galit kayo kay Kibuloy, pero kayo mismo, no? Kulto kayo, di ba? Kulto ng kapamilya. Music Award. Contribution sa music. Papasukan nyo ng pagsasara ng ABS-CBN. Di ba? Ano ang sabi ng isang miyembro ng kulto ng Ignacia? Basa! Power to what? Influence what? Where were you during the elections when your fellow stars were taking a stand? Where were you during the ABS-CBN closure? Itong network worshippers na nasa hanay ng kakamping, sabi natin maliit lang naman siya. Maliit na part ng 18 million. Pero may political implication yan sa kakamping candidates. No? Yung binabanatan niyo yung mga artista, may malaking followers. No? May mga followers yung mga artista na ginagalit ninyo, no? Na binibiktima ninyo. No? I posted on X nga, formerly Twitter. Kung gusto manalo ng kakamping next year, drop the ABS-CBN issue. Tone down, no? Your out of control cult attitude, your network worship, lower it down. Parang yung anak ko, pag maingay ako, sasabihin niya, "Daddy, your volume is 5, can you tone it down to 3 or 2 because
because politics is addition, no? Unless we can elect senators on our own, di ba, we should be nice to people who can help us gather votes, no? Inapprove naman under present political climate, eh, kakamping, hindi tayo makapag-elect ng ano, eh, ng senators, eh, di ba? Ilang election na 2022 from 2022 tapos 2025 next year election na naman. Oh. Pangatlong try na ni Chel Jok, no? Sinabi na, nakikita na, tapos na ang network wars, di ba? Ang showtime nasa GMA na. Tatlo sa pinakamalalaking artista ninyo nandun na sa GMA. Vice Ganda, Kim Chu, sino ba isa? Ann Curtis. Oh. Why don't you try to unite with GMA? Oh, yung mga alt accounts ng GMA tsaka alt account ng ABS-CBN para mas malakas kayo sa 2025 elections. Mm. Tingnan nyo itong isang post na ito, Diyos ko. Laban Lenny 2022 pa naman ang pangalan. Oo, ang pseudonym. Mabuti pa sa aso, may stand ka. Ano nga pala nagawa mo nung ABS-CBN shutdown? Nagsalita si ano tungkol doon sa aso na ano, di ba? Minarder. Kapag hindi nagsasalita si Sarah sa mga issue, wala siyang pinipick, tahimik lang siya, galit kayo. Kapag nagsalita na siya sa mga issue kagaya nito, no? Animal rights, galit pa rin kayo. So anong gagawin ni Mrs. Sarah Geronimo? Anong last name na niya ngayon? Something. Pedro Penduko. Yung artist na Pedro Penduko. Hindi ko maalala. Eh, diba? Di kayo na lang sumulat ng script tapos babasahin na lang niya sa teleprompter. Mas marunong pa kaysa tao, eh. Mga kakamping na kasama ko, utang na loob, linisin niyo ang ating hanay. Palayasin niyo yung mga fake news peddlers at haters dyan. Or sawayin niyo kasi kakilala niyo naman yan. Tinginin nyo, next year sa election, yung mga solid Sarah Geronimo fans, makikinig sa mga miyembro ng kulto ng Ignacia, nakakampik. Kapag naglabas na yung mga yan, ang mga listahan nila ng mga senador na i-endorso nila, na gusto nila iboto. Tinginin nyo ang mga Sarah Geronimo fans kung 50-50 sila sa pagboto kay Bam Aquino. Ay, hindi pa ako decided kay Bam. 50-50. Eh magiging 60-40 in favor of Bam kung mabasa nila, for example, itong si Laban Lenny 2022 na hater ni Sarah, eh magpo-post na Bam Aquino para sa Senado. Baka mag 60-40 against Bam Aquino. At ganyan din ang mga solid Liza fans, hindi ba? Kahit sure sila kay Chel Jokno, Jokno, dahil kakamping sila, tingin nyo hindi sila magdadalawang isip kung ikampanya ni Ogie daw si Chel Jokno. Eh alam nila na bubuhay sa utang na loob itong taong ito. Eh pag nanalo, eh di, baka sigilin pa niya ng utang na loob si Chel Jokno. At credit grabber, oh, oh. Pag nanalo yun, oh, credit grab, oh, kinampanya ko yan. Ang mga nanonood sa akin, binoto siya. Kasi ako, 100% sure ako, eh. No? Ilan na yung tatakbo daw? Apat? Si Chel Jokno lang ang 100% na iboboto ko. Kahit nakapikit, kahit ngayon eleksyon, Chel Jokno ilalagay ko. Kiko Pangilinan, 99%. Pero ang sinasabi ko, 100% Chel Jokno. Oh. Kung ikampanya yan ni Ogie Diaz, oh, mag-iisip ako. Teka, fake news peddler ito, eh. Baka fake news naman itong sinasabi niya. Oh, magaling daw si Chel. Karapat dapat daw si Chel. Reveal mo muna yung source mo. Paano mo nalaman na magaling si Chel Jokno? You see? Kaka-network worship ninyo. No.
kakaaway ninyo sa mga artista at fandom nila yung endorsement ninyo next year sa mga kandidato ng kakampi, it's possible it will be a kiss of death. Mababawasan pa yung boto nila. Imbes na iboto sila ng mga miyembro ng fandom na inaaway nyo, magdadalawang isip pa yung mga yan. Kulto na ito. Kulto na itong network worshiping nila. Kapag may tumiwalag, oh, kaaway nyo na agad. Pag lumipat sa kabilang istasyon, kaaway nyo na agad. Sisiraan nyo na agad. Ganyan ang kulto. Diba? Kapamilya ko. Ngayon, si Sarah ang binibiktima ninyo. Susumbatan ninyo na hindi nagsalita nung pinapasara ang ABS-CBN. Advice ko para sa susunod na eleksyon, para manalo ang kakamping senatorial lineup, drop the ABS-CBN issue. Unite with GMA. You need votes. Maniwala kayo. ABS-CBN is a corporation. It cannot vote. Kahit anong halik nyo sa puwet ng ABS-CBN, it cannot deliver, no? Kahit isang boto. Hindi alam bumoto ang mga corporations. Kahit isang boto, oh, hindi nila kayo mabibigyan. Hindi kayo mabibigyan ng ABS-CBN. Alam nyo, nasa yung mga boto? Nasa mga fandom. ABS-CBN cannot even endorse candidates. It is a business, so it is after profit. Diba? Panay pa rin ng balita nila sa mga exploits ni Liza sa Hollywood. Kahit halos pumutok ang mga litid ng mga haters ng mga ABS-CBN account sa galit sa pagiging quote-unquote ingrata ni Liza sa ABS-CBN at sa Star Magic. Yung sumuporta sa pagsasara ng ABS-CBN, si Carla Estrada. O, oh, diba Guinness pa nila sa Showtime? Ganyan din si Aimee Marcos. Sa pelikula, diba? Naginampanan ni Christine Reyes. Yung solid BBM na si I.I. de las Alas. Naimbitahan din sa Showtime. Oh, araw-araw na ginawa ng Diyos, nilalait nyo ang GMA. Pero nakipagsanib lakas pa rin ang ABS-CBN sa GMA. You know why? Business is business. Wala silang pake sa inyong kulto. Pero kakamping candidates next year will lose votes because of you. So malinaw, Billboard is about music, ha? Taga-tabulate sila ng mga number one songs. The award given is about music. So saan nagsimula yung gulo? Definitely hindi kay Sara Geronimo na tumanggap ng award at hindi sa Billboard na nagbigay ng award. Ang gulo galing sa mga haters, sa mga kulto ng Ignacia, no? Na gumawa ng sarili nilang description ng Global Force Award. Ano yung mga comments? Why were you silent during elections then? Oh, definition pala nila ng Global Force Award, dapat pala maingay kapag eleksyon para mapili ka. Ano pa comment? Global Force my ass. DDS and BBM enabler. Basura ka. So dapat pala enabler para hindi enabler ng BBM at DDS para mapiling Billboard Global Force Awardee. To review, ano uli ang Global Force Award according to Billboard? Awardees are visionaries, singers, songwriters, instrumentalists, and producers making groundbreaking, makinig, contributions to the music industry. Ang layo sa hinahanap nyo kay Sara Geronimo, di ba? Dapat nagsalita nung pinasara ang ABS-CBN. Dapat ng kampanya for kakamping candidates. Dapat hindi DDS yung asawa. Dapat hindi BBM ang sinuportahan noong nakaraang eleksyon. Nag-invento kayo ng sariling Global Force Award. Nag-invento kayo ng kwento?
ano yung invento ko na kwento? Thank you. Miss Shirley Kwan. Gi-invento. Mga Sara Jeronimo haters, you are confusing billboard with the Nobel Peace Prize. No? And you mistake Sara Jeronimo for Maria Ressa. Parang feeling nyo, kailangan may sinulat ding libro eh. Si Sara Jeronimo eh. No? Na mala how to stand up to a dictator. Kagaya ni Maria Ressa bago siya gawaran ng Billboard Global Force Award. She is being honored because her music affected so many lives in the Philippines. Di ba? Feel good ang story niya. Feel good ang music niya. Ang daming napasayang mga Pilipino. At ang Pilipinas bilang bansang isinumpa, no, na ikalat ang mga Pilipino sa buong mundo bilang mga OFWs, alipin ng mundo, umaabot sa apat na sulok ng daigdig ang mga awitin ni Sara Jeronimo dahil dala-dala ng mga Pilipino. Hindi ba? Ang daming nagkaroon ng pag-asa dahil sa awit ni Sara Jeronimo. Ang daming calories na nasunog, hopefully, nagtuloy-tuloy at pumayat ng mga Pilipino sa kasasayaw ng awit ni Sara Jeronimo. At para sa mga in love na Pinoy, di ba? Yung mga awit ni Sara, dinadagdagan yung kilig nila. At para naman sa mga broken-hearted, dinadamayan sila ng mga awit ni Sara Jeronimo. Tulad ko, yung I Just Fall In Love Again, yung version niya. Kahit nandito ako sa US, lagi kong pinakikinggan sa kotse. Kasi yon ang pinaka-emotional na version nung kantang yon. No? I like yung Carpenters and Anne Murray versions. Pero kung kailangan ko ng extra boost, Sara Jeronimo version. Lalo na yung chorus. Parang nililift yung hindi ka makahinga eh. Pag pinapakinggan ko, yung I Just Fall In Love Again. Wala yung kaluluwa mo sa katawan mo. Oh, ang ganda ng version niya. Ang ganda. Focus on her feel-good music. Focus on the positive effects of her music. Yung work niya. Body of work. Center on that. Huwag niyo na isipin sino asawa niya at sinong politiko ang sinusuportahan. Kung may natutunan, kung kayo'y natauhan sa ating lecture ngayon, kung nabawasan ang inyong pagiging hater, you know the drill. Like, share, follow para sa susunod na pagtawag ko, kayong unang makakarinig. Tara kape! Kita niyo yung ano ko? Starbucks mug ko ngayon, Arizona. Dahil galing kami dyan. It's a beautiful place. Dito sa amin, mabundok din. Kaya lang hindi Red Rocks. Iba yung Red Rocks. Eh. Lalo na pag sundown, yung sunset, yung yung sinag ng araw, tumatama doon sa kabundukan na Red Rocks. Ganda. Beautiful.